ang makakuha. Okay? So, huwag niyong kalimutan ha, kunin niyo mamaya sa likod lang. Okay? So, magandang hapon at ang hali po sa inyo. Alam ko po lahat kayo excited sa celebration ng Christmas at marami sa inyo pagod na pagod dahil sa kuya ng kuya. Di ba? Itong season na ito ay season ng kapagulang ito eh. Tapos sasabi natin, masaya, masaya. Yung mga mata nagmumulungkulo sa pagod. Yeah. Alam niyo, kapag Pasko, at anong common ninyong nakaranasan? Yun talaga yung pagkagawa ng season. Yun talaga yung ina-expect yung mangyari. Gastos! Ang laking gastos. Bakit naman malaking gastos? Kasi gusto mo magbigay. Tama ba? Gusto mo magregalo, ganyan. Kasi sa totoo lang, masaya naman talaga tumanggap ng regalo eh. Tama ba? Sino sa inyo nag-enjoy pag tumanggap ng regalo? Diba? Ako kung gano'n, may gano'n isip ako kung nakakatanggap ang regalo. Patay, may regaluhan ko din. So, hindi ko naalala siya. Ngayon, isa na regaluhan ka, naku, naalala niya ako. Kung siya hindi naalala ko kayo. Pero parang gano'n, no? Nakakaalala. Pero alam niyo, hindi kayo dapat ma-pressure. Hindi dapat ma-pressure. Pero kasi pagdating sa ganyan, pagkagantong panahon, gusto tao makatanggap ng isang bagay. Kung naalala ko, meron isang bata, nakapulot ang wallet. Sinauli niya, nakakatawa, sinauli niya, sabi niya, Ma'am, yung wallet po ninyo. So nung naisauli na, yung pagtanggap ng ali, tinignan niya, walang nawala, ang problema lang, at saka siya, bakit nabarihan itong $100? Kasi, ano yun eh, dollars eh, nabarihan, $1, ganyan. Ba't nabarihan ito? Eh kasi po, ma'am, nung dati nakapulot ako, pag sauli ko, hindi ako binigyan na yung wala daw bariya. Ayun, binaryan ko na para sigurado. Di ba yun? So, nakakatawa kasi siyempre, nag-expect lahat. Itugan ako ng mga bata. Merry Christmas po. Parang, ay, ibig sabihin na ba? Ay, ang bait mo naman, bumabati ka. Merry Christmas po. Di ba rin ito, no? Wala, nanihingi. So, lahat parang meron pang na-respect. Isa lang, bigyan mo naman ako kasi Christmas eh. Diba? Ganyan talaga ang tao na parang they always wanted to receive. Pero alam niyo kung bang, ang Pasko talaga is a great blessing for all of us if we know dito. Pero tingnan niyo muna, bigyan ko lang kayo ng mga ilang trivia. Nagkataon lang po kasi kahapon, I was very surprised. Doon sa mga tanong na binigay sa akin, in-interview po ako sa Channel 5 eh, para sa reaction. Kung po sa Pasko, eto naman, wala ka mga umang. Uy, doon na lang dito, usap tayo. Kasi si Lucci, ano yun eh, favorite ko sa kasket ko ng bata ko yun eh. Hindi ko alam na kailan ko pala. Di sabi ko sa kanya, sabi niya, baka pwede tayo mag ano, makapwede ka namin interview. Kasi siya, hindi lang pala eh. Inexpect ko yung mga interview, simple lang, no? Okay, historical yung mga tanong kina bata ko. Pero may kwento ko sa inyo. Bakit nga ba December 25? Saan ba natin nakuha yan? Natanong niyo ba yun? Hindi niya tanong, no? Hindi naman tayo nagagaling tatanong eh. No? Bigyan ka lang, ano lang. Yung December 25, assumptions lang yan. Walang nakakaalam kung kailan talaga pinasalam ang Panginoon sa Kristo. Kaya ka nag-aaway-aaway yan eh. Yung iba, ayaw nila yan. Sa totoo lang, noong before 300, ano, at sa 336 na AD, nung dineclare na Christmas is December 25. Okay? Hindi sineselebrate yan yung Pasko na yan, hindi sineselebrate. Kasi nga, para sa kanila, hindi importante yung kapanganakan ni Jesus. Kasi at that time, they were not even aware. But they don't really care. Kasi they were expecting a king who would come from the lineage of David na talagang extravagant dapat kasi hari eh. And pinahalak sa Bethlehem. According to the prophecy sa Bethlehem, na at that time, the smallest as in the smallest village ng Bethlehem, hindi nila ina-expect. Hindi mapapanganak ka gano'n. Tapos lumaki pa sa Nazareth. No? Lumaki pa sa Nazareth. Ano bang Nazareth? Kilala yan sa mga parang kondo sa atin. Tapos sabi, galing ni pa. No? Parang, malalabo ito, mga fisherman ito, parang walang kinabukasan dito. So, yung birthday niya yan, hindi na pinapansin. Kaya lang, ang assumption nila kasi during that time, mayroon ng mga grupo ng Christians na sabi nila na ang nung in-announce ni Gabriel yung ano, pagdadalang tao ni Mary kay Jesus,
March 25 daw. So nagbilang sila, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. 9 months. Eksakto, December 25. So yun ang kanilang assumption. Ang isang assumption nila, kasi ang Kudyo si Jesus, kasi celebrate sila ng Hanukkah. Alam niyo Hanukkah? Yung ano yun, Celebration of Lights, Festival of Lights. Kasi yun yung rededication ng temple. No? Kaya December din yun, ginaganap. Pero ang totoo niyan, ang December celebration from 17 to 23, yan ang celebration ng Saturnalia. Yan ang festival ng pagsamba kay Saturn. So, nagtignan nila. Kaya, kasi yan daw yung shortest time ng sunrise to sunset o sunset to sunrise. So, kaya ang mask niyan, mask niyan, Christmas yan, mask niyan, mask for Christ or communion or Eucharist for Christ. Ibig sabihin, Thanksgiving for Christ. Yun ang ibig sabihin lang, Eucharist eh. Thanksgiving for Christ. So yung Thanksgiving for Christ, yung misa na yan, ginagawa yan midnight. Nandiyan yung midnight. Kasi yung shortest distance between sunrise and sunrise and sunset. O sunset to sunrise, yung midnight. Kaya, may noche buena. Naintindihan nyo ba yung medya noche at noche buena? Yung medya noche, kalahati yan ang gabi. Yung noche buena, para ito yung pag-welcome mo ng bagong araw. Yung sabihin, they are worshiping at that time yung sun, the unconquerable sun, na ang anak ni Mit, ang pangalan ay Mitra. Yun, sa pagan Mitra. December 25 yun. Kasi he conquered, the sun conquered the death of winter. Kasi iniisip nila, yun ang pasok ng spring. Ayun. So, yun ang ano pinanggagalingan niyan. Eh, bakit naging Jesus? Kasi itong mga Christian, they wanted to evangelize the pagans, so they gave a new meaning. Sabi nga, this is the real unconquerable Son of God giving life to those who are dead. Yun. Kaya natin sineselebrate yung Christmas. But again, it's not the date. It is the reason that, parang, it is a reminder that our Savior came. Okay po yan? So, paano natin ma-enjoy ito? Okay, so again, eh paano kung hindi ako naniniwala, ayaw kong celebrate ng Christmas, okay lang, walang problema. Pero ito, kung talagang may integridad ka, ganito lang kasimple yun. If you don't believe Christmas as in, kunyari, yung celebrating the coming of Christ, huwag kang tumanggap ng Christmas bonus. So kapag may nagregalo sa'yo, huwag mong tanggapin kasi hindi ka naniniwala, full integrity sa'yo, di ba? Tsaka yung 13-month pay. Kasi 13-month pay was really meant para may magastos kayo dahil celebration na eh. Festival. So, huwag mo tanggapin. Okay ba? Lumupot siya. Sabi na rin isa, uy, meron mong tao ganyan, hindi naniniwala sa Christmas, tinanggap niya yung gift. Ah, sabi ko na. Diba nga, when you give with joy. Kung tinanggap, masaya ka. Kung hindi tinanggap, pero ako, kung hindi ako naniniwala, hindi ako tatanggap. Okay ba? Kasi dapat consistent yung pinaniniwalaan mo sa action mo eh. Nung di ba pwede yung yung pinaniniwala ko sa action mo magkaiba, pangit nun, hindi makatotohanan yun. Okay ba? Sino dito naniniwala sa Christmas? Hindi ka naniniwala sa Christmas? Ah, naniniwala ka ako. Program lang hindi mamaya. Sino dito naniniwala sa Christmas? Naniniwala? Okay, good. So, yung mga naniniwala, nag-give ka. Anyway, again, ulitin ko, it's not about the celebration. It's really the reason why you came. Kaya ito ay isang historical event na nangyari, dumating. Kaya nga, we are celebrating this coming. No, it's not again the day. Kaya gusto ko naman i-share ko sa inyo. I want you and I hope and I pray that everyone would truly enjoy Christ's peace this Christmas. Kasi napansin ko, lahat ng tao, una-una, pagod. Hindi lang pagod. Alam niyo ba, ang dami nag-worry. Dami naman natin, ano, pastor, paano nga yung pera natin, mataas na, ano, pababa ng pababa yung value, tapos paano na tayo, ano mangyayari sa next year? Sabi ko, ano, paano naman kayo hindi rin mababakot si Tony, ma? Sa totoo lang, ano ba pinapobrema ninyo, wala naman kayong pera? Ano pinapabago yun, kung nagtuon pa yan, dati na yan, diba, dati na yan. Iba naman, ay tama ko, ako yung gasolina, taas ng taas, okay, kung tumasa naman eh, tapos diba, tumasa naman. Problema mo yan, hindi mo dapat problemahin yan. Ang isip ko na lang is just produce and do what is necessary for your life. Kaya nga, paano mo magkakaroon ng ganong peace? Ito pa, mas malalungkot. Kahapon, meron akong
may lumapit sa akin, namataya, pasko. So, paano naman kami magiging masaya? Diba? Namakayan kami. Isa, ito, mas malungkot na naman. Iniwan ang asawa, mag-celebrate sa iba. Isipin niyo, paano naman kami magiging masaya niyan? So, sa totoo lang, ang dami mga issues, pagdating sa gantong panahon, na napakasakit. Diba? Napakasakit kasi hindi umuwi. From abroad, hindi umuwi. Yung pala, may ka-celebration na. At hindi yung kasama ko ba to celebrate Christmas. So, how will you really help these people? Yung sa totoo lang, kung alam lang nila kung ano yung gift ng Diyos sa Christmas, hindi sana nila dito na ito, hindi sana ito ang focus ng kanilang buhay. And ulitin ko sa inyo, itong Pasko na ito, mas marami pa kayo aabangang kumbeta next time. Kaya sabi ko kay Lucy ako, alam mo, yung Pasko celebration yan eh. Kung alam mo lang yan, hindi ka lang nagbibigay ito yung Pasko. Dapat yan ay magiging buhay mo kasi yan ang buhay ni Jesus sa iyo. Okay ba yun? Nagkakalimian tayo? Kasi kaya ito, enjoy Christ, Christmas, Christmas. Bakit? Tingnan natin. Ang Bible, hindi lang yan isang religious book. Ang Bible is considered to be historical books. Kasi kaya books yan, kasi it's compilation of 66 different books. Yan ang Bible. So, sabi niya, yan ay kinukonsider as historical. Kaya if you are a student of history, at hindi mo binabasa yung Bible, hindi ka totoong estudyante ng history. Nagkakalimian tayo? And if you love history, and if you want to understand what transpired in the past, so that you would not repeat the errors of the past at present and in the future, dapat mag-aral ka ng history. Eh, nakatayin na natin si Paul Bulto naman yan eh. Kaya sabi na, history repeats itself. So, napaka-importante niyan. So, if you are a person of history, and if you are interested to have a better future, understand the mistakes of history, tapos in the past, at saka yung mga victories in the past, para pagharap mo sa panibagong taon, panibagong mga taon na darating, tama na yung tingin mo at hindi na makumulit yung pagkakamali na nakaraan. Okay ba? Okay. So, isa sa pinaka-detalyado when it comes to the history of the coming of Jesus, dito sa sinulat ni Dr. Luke. Si Dr. Luke, one of the well-known historian. Ito ang sabi niya. An angel of the Lord suddenly stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terribly frightened. Ako natakot sila kasi diwala yun. But the angel said to them, do not be afraid. Sabi, for behold, I bring you good news of great joy, which will be for all the people. Sabi niya, ito meron isang matinding kagalakan o gano'ng joy na para sa lahat ito. Again, kung kunyari, sinabi sa inyo, okay guys, after this, you have a gift after this, para sa inyo lahat yun. Pero pwede mo rin naman hindi kunin eh. Pwede mo rin hindi kunin. Lumabas ka na, diretso ka na, labas ka na. Hindi mo napapansinin. Tama ba? So itong joy na ito, it is for everyone. Pero paano mo rin hindi mo maranasan? Okay? Kasi pwede mo rin istabing. Nakuha niya? So ito yung ibig sabihin niya. Kaya though this joy is for everybody, not everyone can experience this. Okay? Kaya sabi niya, for today, in the city of David, there has been born for you a Savior who is Christ the Lord. Now listen to this. And suddenly, there appeared with the angel a multitude of heavenly hosts, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth, peace among men, with whom He is pleased. Alam niyo, when I was reading this, I was asking myself, totoo ba ito? How come yung history natin, from more than 3,000 years, 8% lamang ang merong walang digmaan sa kasaysayan. Ito rin, 286 years lamang na walang digmaan. Grabe, no? So, paano masasabi may peace sa lahat? Parang ang labo. Kasi sa pa, sabi nga ni Presidente Duterte, failed na yung treaty. Na yung treaty dun sa mga National Democratic Front. Nakarinig ba yung sa balita? Hindi na kabalita. Sobrang busy sa Pasko. Kaya sabi niya sa news eh, sabi niya, ang failed na yung treaty kasi nga, they're demanding too much. Nawawalan tayo ng leverage. So sabi niya, hindi tama to. So, ano ba ito? Eh, alam niyo bang napakadaming treaties ang dinre ng mga bansa? Ang daming treaties.
Eh, kita nyo naman, paghahanda natin, tayo, excited tayo, dumating ng mga fighter planes natin. Diba? Ilan na nga? Dalawa. Ready na. Nag-prepare na tayo eh. So, no fighter planes. Pero, isip ko talagang peaceful ang Pilipinas to. Diba? Kasi dati, alam nyo naman yung digmaan natin din. Alam nyo yung panahon ko rin, no? Alam nyo yun, panahon yung presidente ko rin. Alam nyo yung sasya natin, malalala na nagkakalang po. Ang grabe. Eh, wala eh. Tinulungan ng Amerika, di baligtad yung aeroplano natin. Alam lang bakit? Kaya kailangan ko mga fighter planes. Kasi noong panahon na yun, gera yun ng Iraq, tsaka US eh, kaya alam nyo, buhay pa si Saddam nun eh. Pag dumata yung aeroplano ng mga Iraqis, Saddam! Pag dumata yung mga ano, fighter planes ng US, push! Eh, sa Pilipinas to, kaya nadali tayo. Kung yung mga nag-poop, di ba mayroon plano pa eh, nag-fail yun eh. Kasi yung aeroplano lang, Now, lahat tayo dito nagtatrabaho. Tama ba? Meron ba dito hindi nagtatrabaho?
Meron? Okay. Lahat tayo nagtatrabaho. Pumapasok tayo sa opisina. Yung ginagawa mo, may kabayaran. Tama? Ang kabayaran mo, yung sweldo mo. Tama ba ako? Okay, good. Now, sa madaling salita, sabi ng Bible, ang kabayaran daw ng kasalanan, kamatayan. So, whether you like it or not, everybody dies. Okay, tingnan mo yung kalabi mo. Mamamatay. Mamamatay. Eh, kung isang yung mamamatay, mamamatay ang lahat. Lahat, mamamatay. No. Walang amount of collagen will stop you from dying. Okay? Hindi natin. Kahit mag-take ka ng lahat ng supplement sa buhay, ng best supplement that you can ever think of, mamamatay ka pa rin. Okay? Kasi hindi mo yan kontrolado. Sabi ng mga scientists ngayon, aging is a disease. Sa totoo lang, hindi na maintindihan, bakit ba ito nagkakasakit na? Eh, hindi mo makakontrol yan. Nagugulat nga ako, ang babata may cancer eh. Ang gulat ako, ba't may cancer ka? Ang bata-bata. Sabi ko, kasi nga talaga, it's part of the issue of sin. Ang problema, yung death na yan, may mas maraming agad. Eh, yung death na yan, kaya nga tayo nagkakaroon ng insecurity sa buhay. Kasi nga, mamamatay. Kung nagkasakit ka, naku, ayoko niyan kasi mamamatay na ba ako? Mamamatay, mawala na ng peace, tama? Magawa na ng trabaho. O paano na ako? Di ba mamamatay na ako? Wala na makainin. So, lahat yan ang addicted sa issue ng death kaya lahat ng tao may insecurity. Okay? Kaya nga, ayaw mo rin namang walang asawa. Ano na mamatay ako? Wala akong asawa. Naman niya. Kasi nung isip mo na, ang buhay mo, wala hanggang. Pwede, sa anak ko mag-asawa, matagal pa na ng buhay eh. Wala na kamatayan eh. Pwede na ako. Kaya nagigil namin, pwede na ako, mamatay na ako. Wala pa akong asawa, ano ba yan? Kaya nga yung mga bata, kaya mo minsan, pag 16 years old, sweet 16, o pag nagkasawa ka, alam mo, gusto ko yung makapag, mag-brag yung buhok, mag-assist na ka ng taas,